Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, meron pong nagbigay ng kanyang PM dito. Meron po siyang problema. Akin po siyang bibigyan ng advice. Ikaw na nanonood ngayon ay magbigay din ng advice para dalawa tayo. Ito yung kanyang PM. Magandang araw po, Sir Dennis. Napapanood ko po yung mga videos niyo po at isa po ako sa maraming natututunan na o marami siya sigurong natututunan na aral. Hingi po sana ako ng payo kasi po hanggang ngayon naguguluhan pa rin po ako. Meron po akong dating nakarelasyon yung mga panahong nasa college pa lang ako nung hiniwalayan niya ako. 8 years na po ang nakalipas. 8 taon na. Sa ngayon po meron na po siyang asawa at may isang anak. Ginawa ko po ang lahat ng paraan para makalimot pero sa 8 years na nakalipas, hindi na po ako nagkaroon ng kahit isang karelasyon. Sa ngayon, isa na po akong OFW. Nitong mga nakaraang mga araw, bigla po siyang nagparamdam sa akin at ewan ko po bakit iba po ang saya kong naramdaman tuwing magka-chat po kami at paminsan-minsan nagvi-video call pa po. Pero minsan po, napapaisip po ako na hanggang dito na lang at hindi na po may babalik ang dating kami. Kasalukuyan po kaming nag-uusap sa ngayon. Sir, ano po ang kailangan kong gawin? Alam ko pong mali. Oo, alam ko pong mali ito, pero dito po ako masaya. Your follower, Tonton. Tonton, tandaan mo to ha. Isaisip mo to at isa puso mo. Dahil dito mo ibibase ang magiging desisyon mo sa sitwasyon mo ngayon na kailangan mong magdesisyon. Isipin mo to. Ang mali, kahit na anong panahon, ay mananatiling mali. Lumipas man ang maraming mga panahon, taon, buwan, linggo, araw, ang mali ay mananatiling mali. Pero ang tama, ilang panahon man o oras ang dumaan, ang tama ay mananatiling tama. May mga kumukwestiyon pero ang tama ang magtatanggol sa kanyang sarili dahil tama nga eh. At mas malakas ang boses ng tama. Kung sakali na pagbigyan mo ang gusto mo, Tonton, kung sakasakali lang, alam mo maraming masasaktan, Tonton. Maraming malalagay sa alanganin. Marami ang matatapakan. Oo nga, masaya ka pang magkasama kayo. Pero kung nag-iisa ka na, kung tapos na ang mga masasaya na sandali lang o yung for a while, babalik lahat yung sakit. Iisipin mo araw at gabi ang mga taong tinatapakan mo. Iisipin mo ang mga sakit na dinudulot mo sa kanila. Sa bandang dulo, ang tanong mo sa sarili mo, ganito ba ako talaga kasama? Nawala na akong pakialam sa ibang tao? Sarili ko na lang ba palagi ang iisipin ko? Alam mo, Tonton, kaya ka hindi nakaka-move on dahil hindi mo hinahayaan ang sarili mo na mag-move on. Choice yan kasi. Kahit kailan, lagi tayong may choice sa buhay. Walang sinabi ang buhay na tanggapin mo yan, no choice ka. Walang sinabi ang buhay na ganun. Lagi tayong may choice. Lagi tayong may choice sa buhay. Maganda ang buhay, Tonton, na ginawa ng Diyos. I-enjoy mo. Receive it and live with it. Alam kong matalino ka at mabuti kang tao, Tonton. Alam kong hindi ka maninira ng pamilya dahil lang sa gusto mong maging masaya. At alam kong hindi mo kayang labanan yung feeling na yan na nag-iisa. Ang pinakapayo ko, magdasal ka sa kanya, nabigyan kanya ng lakas para tumanggi sa hindi tama. Humingi ka ng wisdom para maging maayos ang kalagayan mo at idasal mo na rin na ibigay niya ang tamang tao para sa iyo. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.